grabe na yung sakit ng tiyan ko. At hindi ko nakakayanin. At tumuloy pa sa 400. Ay, Chaz. Nagtataka siguro kayo kung paano ako napunta rito. Halika, balikan natin. Dito kami ngayon sa Bohol para sumali sa Odax. Ako sa 400, kasama sila Sam at Marco. Si Chaz nasali sa 200. So, ito yung unang umaga namin sa trip na to. Kaya nireco na namin yung buong simula. So, tinawid namin yung Panglao Island. Hi, Chaz. Hi. Yan na yung Tagbilaran. So, nasa mga kilometer 16.8 na to. At pagtawid ng tulay, kakanan kami para pumunta sa eastern side ng Bohol. Matagal na akong buwi-bisita sa Bohol. Maliban sa napakagandang beaches at dive sites, dito rin galing ang lolo at lola ko. Sa totoo lang, dito sa Panglao din dapat kami kakasal ni Chaz noong 2020 bago tumama ang pandemya. Ang biyahe namin ngayon para sa Odax Bohol. Si Chaz sasali sa 200 kilometers at ako naman sumali sa 400 kilometers. Sa video na ito, papakita ko ang ruta ng Odax Bohol, ang bike setup ko para sa Odax 400, at ang mismong karanasan ko nito. Rumali ako sa 400 kilometers dahil layunin kong maging isang super randonneur ngayong 2024. Ang super randonneur ay isang siklistang nakatapos ng 200, 300, 400 at 600 kilometer Odax rides sa loob ng isang Odax season. Para sa 2024 season, nagawa ko na ang 200 kilometers sa Odax Siargao, ang 300 kilometers sa Odax Tubig Dasol. Ang bala ko ngayon, matapos ang 400 kilometers sa Bohol at gawin naman ang 600 kilometers sa Odax Tubig Tarlac. Ang ruta ng Bohol nagsisimula sa Panglao. Papadyak muna sa katimugang bahagi ng Bohol hanggang Gindulman kung nasaan ang kilometer 100 at 300 checkpoint. Pupunta pa norte sa bayan ng Ubay tapos Pakanluran hanggang Inabanga kung saan ang kilometer 200 checkpoint at turnaround point at susundan lang ang parehong ruta pabalik sa Panglao. Ang cut-off time ng 400 kilometers ng Odax nasa 27 oras. Walang malaking ahon sa ruta ng Odax Bohol. Mababa nga lang elevation gain nito ayon sa GPX files na galing sa Odax website. Nasa mga 500 plus meters lang ang gain para sa 200 kilometers at nasa mga 1000 plus meters lang para sa 400 kilometers. Karamihan ng ruta, patag o kaya slightly rolling. Kayang-kayang bilisan ng pace. Marso ang Odax Bohol, tag-init at panahon ng hangin galing sa silangan o easterlies. Ibig sabihin nito, headwind ang unang 100 kilometers papuntang Gindulman at pagkaikot ng Inabanga hanggang Ubay na nasa kilometer 200 to 250 at tailwind naman ang kilometer 150 to 200 mula Ubay hanggang Inabanga at kilometer 300 to 400 na Gindulman hanggang Panglao. Ang gamit kong bike yung Enigma Escape Mark II. Ang gamit kong wheelset, Long Rapid na naka 32mm na Continental JP5000 tubeless. Group set ko naman, Shimano GRX 810 series na 11 speed. Gravel gearing siya. Ito rin yung same bike na ginagamit ko sa mga gravel rides. Pinapalitan ko lang yung wheel set. Siyempre, kailangan disc brake para na rin safe. Meron akong 2 water bottles, pero okay na yan kasi marami namang tindahan sa route, maraming 7-Eleven sa mga checkpoints. May 3 bagaw na kabit dito. Una yung saddle bag para sa tools at spares. Yung bagan ko sa saddle bag may multi-tool, may 2 inner tube, meron akong missing link. At sa yung hand pump naman sa rear pocket ng jersey ko siya nilagay kasi medyo mahaba siya. May 2 akong rear light. Una yung sa Gaceron, tapos spare light ko na tong sa saddle ko. Ito naman sa top tube bag. Nandiyan ko nilagay yung mga pagkain ko. Dito sa baba, additional supplies, mga power banks, mga chargers, mga wires. Dito naman sa harap, yung Cat Eye 1100 amp. Dito naman sa ibabaw, ito ang aking bike computer ng Garmin 530. Naka-preload yung map dyan. Ginawan ko na rin siya ng mga course points para alam ko kung nasaan kami sa route. Dito sa harap, dyan ko nilalagay yung GoPro. Yung GoPro mount ko, compatible siya sa Garmin Barfly para kunin. Okay, parang Garmin bike computer lang na iikot
at hihilain. So pag binalik, shoot lang dyan sa gilid at yan, nakalock. So super reliable siya kasi nagagamit ko rin siya sa gravel rides at hindi siya nahuhulog. Siguraduhin nyo lang na nakasecure ang lock kasi pag hindi, mahuhulog siya tulad nung gravel ton na namin tinamaan lang ang lubak sa kalye, lumipad na siya. Nakasali na rin ba kayo sa Odax 400? Ano yung mga bike setup nyo? Comment nyo lang sa baba at baka madagdag ko rin siya sa susunod kong mahabang Odax ride. Mag-review tayo ng mga sandiwan. Oo. So late nagsimula yung Odax kasi nag-brown out sa Tagbilaran. At may kasabay yung Odax na motorcycle event na Tour of Bohol ata. Eh, kailangan, sabi ng LGU, kailangan mauna yung Tour of Bohol na motorcycle event bago kami makalabas. Eh, hindi nga hindi nagsimula yung motorcycle event dahil sa brownout kaninang mga alas 5. Gonna be a long day. Long and hot. Time check 5:59. 6 a.m. start na kami. Tata yung pinaka-late na Odax sa sinalihan ko. Ang anti-climactic ng countdown. Nawala yung bilang. Start na pala. Start your ride. Ay, yeah. Alas 6 na ng pakawalan ang total na 187 na kasali sa 100, 200, 300 at 400 kilometer distances. Ang sabi nga ng Odax organizer na si Carmela Pearson, unang beses daw ito na nahuli ang simula ng Odax. Maganda ang pace namin palabas ng Panglao. Nasa 28 to 30 kph ang trend namin nila Chaz, Sam at Marco. Dahil kasali si Chaz sa 200 kilometers, kasama siya sa amin hanggang kilometer 100 checkpoint sa Gindulman. At pagkatapos doon, iikot na siya pabalik sa Panglao. Habang kaming tatlo nila Marco at Sam, didiretso na. Kaso pagdating sa kilometer 30, nakaramdam ako ng kirot sa tiyan. Papugso-bugso ang sakit. Ito ang sakit ng tiyan ko nung gabi kaya hindi rin maganda yung tulog ko. Una kong inisip na baka lumipas lang ito kaya tinis ko muna at pumadyak pa. Pero pagkarating sa kilometer 50 checkpoint sa bayan ng Dimyao, hindi ko na natiis ang sakit at napahanap na ako ng banyo. Buti na lang may kalapit na gas station. Ayan, solved na, sinabi ko sa sarili ko. At pumadyak na. Sinasabihan na ako ni Chaz na tumigil na sa isang butika para makabili ng gamot. Pero dahil unang beses kong naramdaman yung ganitong klaseng sakit sa tiyan, nasa isip ko na lilipas lang siya. At okay lang akong magpatuloy pa. Pero nang hindi tumagal, inataki ako ulit ng sakit sa tiyan. Hindi ko na nakayanan dumikit sa tren namin. Sa mga bahagyang ahon ako na iwan dahil napapagapang na lang ako tuwing umaatake yung sakit na ito. Dumating talaga sa punto na napatigil akong pumadyak. Pinag-isipan ko ng maigi kung kakayain ko pang tumuloy sa 400 kilometers. Kung ganito kaaga pa lang, grabe na ang sakit ng tiyan ko. Hindi ko rin kasi kabisado ang mga bayan mula Dimyao. Hindi ko alam kung saan ako makakahingi ng saklolo kung lumala pa ang sakit na ito. Ano nga ba yung dahilan ng sakit ng tiyan ko? Abangan nyo yung sagot mamaya. Ayoko na rin maging pabigat kina Sam at Marco na baka hindi pa sila umabot sa cut-off time dahil sa akin. Gusto ko na rin umiwas sa sakuna dahil may lagpas isang linggo kaming planong bakasyon sa Bohol at Siquijor kasama ang pamilya. Sa bayan ng Garcia Hernandez ako tuluyang napatigil dahil may butika kaming nakita rito. Para hindi na sila maabala pa, pinauna na namin sila Sam at Marco dahil may 330 kilometers pa silang kailangan padyakin neto. Bye! Bye! Ingat kayo. Baba. Pagkaalis nila, tinanggap ko nang hindi ko matatapos ang 400 kilometers sa araw na ito. Hindi naman siguro mawawala ang Bohol at tingin ko naman babalik pa rin ang Odax dito sa susunod na taon. May Odax Subic 400 din na parating kung saan ako pwedeng bumawi para maabot ang Super Randonneur status ngayong 2024. Dahil hindi ko natatapusin ang 400 kilometers, may tatlo akong pagpipilian para makabalik sa Panglao. Una, sumakay ng bus pabalik sa Tagbilaran at pumadyak pabalik sa hotel. Marami namang bus na dumaraan sa ruta ng Odax at madalas silang dumaraan kaya madali lang makasakay. Pangalawa, paunahin si Chaz hanggang makaikot siya sa 100 km checkpoint at hintayin ko na lang siyang makabalik para sabay na kaming pumadyak pabalik sa Panglao. O pangatlo,
maghanap ng paraan para kahit papaano masamahan si Chaz tapusin ang 200 km ride at baka mapagbigyan pa ako ng ODAX committee na mabilang akong 200 km finisher. Kung kayo ang nasa pwesto ko, anong gagawin nyo? Comment nyo lang sa baba. So grabe na yung sakit ng tiyan ko at hindi ko nakakayanin. At tumuloy pa sa 400. Ay Chaz. Online consult. Oo nga, kaka-online consult lang namin. At ngayon, bibili kami ng gamot sa tapat na butika. Okay, pakiramdam ko kasi magkakasakit lang ako kung ipilit ko pa yung ride sa kilometer 68. Yung sabi ng bike computer. Okay yung simula ko, first 30 kilometers, tapos sumakit-sakit na yung tiyan ko. At ngayon din ako makapedal at di makasabay kina Sam at Marco. Kaya pinauna lang namin sila. Indigestion ang diagnosis ng doctor sa online consultation ko. Napasobra ata yung kain ko nung nakarang araw at ito ang resulta. Unang beses ko itong naranasan kaya hindi ko siya maintindihan nung simula. Medyo inis si Chaz din sa akin nito dahil ang tagal ko magdesisyon kung anong gusto kong gawin. Hindi niya rin alam kung anong dapat niyang gawin dahil sa akin. Halos isang oras din kami nakatigil nito. Pero nang makainom na ako ng gamot, bahagyang bumuti ang pakiramdam ko. At nagdesisyon na rin ako na ituloy ang 200 kilometers. Malaki talaga pagpapasalamat ko kay Chaz na pinili niyang hintayin ako at samahan ako habang masakit yung tiyan ko at sinakripisyo niya ang kanyang balak na mabilis na 200 para lang sa akin. At sa aming dalawa, siya na yung nagtrangko all the way. Hindi kompleto ang gamot na nabili namin sa Garcia Hernandez kaya naghanap pa kami ng iba pang butika sa mas malaking bayan ng Hagna. Pero inatake lang ako ulit ng sakit ng tiyan sa bayan ng Duero kaya napatigil kami ulit sa isang tindahan ng kalahating oras. Tanghali na nang nakarating kami sa Gindulman ang 100 km checkpoint. Nagpatatak kami ng brevet card at napagamit ako ulit ng banyo. Oh, sumakas na sa 100 na kami. Hirap. Daspag na. Pero hindi ko napakita kanina na kailang butika kami para makahanap ng gamot para sa tiyan ko. At nakatagal naman hanggang dito. Lumipat din kami sa kalapit na 7-Eleven para kumain. Pansin namin na isa na kami sa mga nahuhuling kasali ng ODAX 200 kilometers neto. Pero okay lang, basta makatapos. Pagkakain, pumadyak na kami. Malaking ginhawa ang pagbalik dahil yung headwind kanina, tailwind na. Yung easterlies na headwind nung papunta kami sa Gindulman, katulong na namin pagbalik sa Panglao. Madali namin naabot ang 30 to 35 kph neto. May punto nga na sakto ang direksyon namin sa tailwind na napakabilis ng andar namin habang tahimik lang ang hangin. Naranasan nyo na ba ito? Comment nyo lang sa baba. Napakainit na rin neto na umabot sa 40 degrees Celsius ayon sa bike computers namin. Nakakaingit naman maligo sa dagat. Parang ang sarap-sarap bumabad na. Pero sakto pagbalik sa hotel, dediretso kami sa swimming pool. Kasi grabe, ang init ngayon. Aircon Salvation 7-Eleven. 7-Eleven aircon. Salvation 7-Eleven aircon. Grabe, ang init. Buti nakahanap kami ng popsicles. Ang init. Grabe. Pero yung init na ito, hindi kasing tindi ng sa ibang ruta ng ODAX tulad sa Subic Basindog o Cavite. Malaking bagay ata na tabing dagat halos ang buong ruta ng ODAX Bohol 200. Hindi lang nakakaginhawa mula sa init ang hanging dagat, nakakaginhawa na rin siya sa pananaw at karanasan ng ODAX na ito. Napakaganda ng tanawin ng dagat dito sa Bohol. Nadaanan din namin ang ilang heritage churches ng Bohol tulad ng Baclayon at Dimiao Church na nasa tabi lang ng ruta. At sa kabutiang palad, gumana ang mga gamot na nireseta sa akin noong umaga. Hindi na gaanong sumakit ang tiyan ko. Base sa pakiramdam ko noon, naisip ko na baka kaya ko pang gawin yung 400 kilometers.
Pero okay na, pabalik na kami ni Chad sa Panglao at sabik na akong tumalon sa pool ng hotel namin. Mga alas 3 na kami nakarating sa 150 km checkpoint sa Dimiao. Sana ikaw sa dulo. Thank you. Di ko natatapusin yung 400. Tinanong ko kung pwede magpa-downgrade na lang sa 200 at markahan nila yung Brevet card ko. Sana payagan sa dulo. Tatanggapin kaya yung hiling ko? Abagan sa dulo. Pagkatapos ng konting pahinga, nagpatuloy na kami ni Chaz para tapusin ang huling 50 kilometro ng Odax. T-shirt contest. No! Wakas, Panglao Island na kami at hindi na namin katapat yung araw. Grabe yung ruta kasi dahil east-west yung karamihan ng ruta. Sa umaga, facing east, so sunrise ang katapat. Sa habang hapon, facing west, so sunset yung katapat. Halos buong araw ka lang nasisilaw. How you feel? My back hurts. Oh, your back hurts. No. Tired. Okay, malapit na tayo. St. Augustine Church. Okay, dyan kami dapat kakasal ni Chaz. August 21, 2020. Kaso, alam niyo naman lahat yung nangyari noong 2020. Kaya hindi tuloy yung ball wedding namin. Yung hotel namin ngayon, doon din dapat yung reception namin. Natuloy naman yung kasal, pero hindi katulad ng... Hi! Ang cute! Natuloy naman yung kasal namin, pero hindi na rito sa Bohol. Ginawa namin sa Silang Cavite. At nung 2021 na. Nakarating kami sa finish line sa Modala Resort, Panglao ng mga 5:30 PM. Total time namin ni Chaz, 11 hours and 47 minutes. Alam ko na matagal nga yung mga tigil namin ni Chaz dahil ang moving time ko 8 hours and 26 minutes. Ibig sabihin, halos tatlo't kalahating oras yung tagal ng mga tigil namin. Oh, you have asin. I have asin. Wow! Congrats, ma'am! Ito yung card ko. Yay. Gusto ko ng shirt. Kaya lang hindi ko maalala yung... Ah! Nag-order pala sir, ako online. Sir, signature na lang po. Okay. Tinanggap ng Odax ang hiling ko na bilangin na 200 kilometers ang ride ko neto dahil nadaanan ko naman lahat ng 200 kilometer checkpoints. Natapos din sila Sam at Marco sa 400 sa oras na 21 hours and 24 minutes. So, 110. Belvin na ulit. Yeah. Full time. The best. Best reward. So best. Request ko sa Odax na kahit na 400 ako registered at hindi ko siya natapos dahil nagaanon ko lahat ang checkpoints ng 200 at pinonvert yung registration ko sa 200, pero parang gusto ko pa rin tapusin yung 400, so meron pa yung sa April sa Subic. Nakakainis lang yung dahilan ng pagtigil ko rito dahil sa makichat ko dahil sa intention nado ako ng dinner kagabi. Kaya sumakit chat ko at kailangan ko bang maghanap ng mga butika para matapos lang yung ride. Mabuti naman natapos yung ride. Salamat kay Chaz, tinrangkohan niya ako buong way mula kilometer 68 hanggang sa makabalik sa Modala. Kung meron akong hindi noon, may Chaz kanina. Was trangko ng bayan. Well, I was the bayan. You're the bayan. Kaya kung mahilig ka sa bike trips at tips, like at subscribe lang.